Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines, ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Binenta ng asawa ang donated property ng yumaong asawa? Nako, bawal ito. Desperado na bang ibenta ng asawa ang donated property ng kanyang yumaong asawa? Nagpaskil na ba ito sa labas ng house and lot for sale na sign? Nako, hindi pwede yan. Kahit pa ibinigay na sa kanya ang bahay at lupa ng kanyang asawa. Nakasaad sa Article 87 ng Family Code, anumang donasyon sa pagitan ng mag-asawa, kasalman o hindi, ay walang bisa. Ito ay dahil ayon sa batas, baka pilitin ng isang asawa ang kanyang partner na i-donate ang property sa kanya at baka dayain ito ang mga pinagkakautangan na maaring maghabol sa property. Kaya Mr. o Mrs., kung inaakala mong magkakakaching-kaching ka o pera, nagkakamali ka. Itabi mo na lang ang hawak mong titulo. Baka masabihan ka ng, nako, bawal ito. At pagtatalunan ang iba't ibang mga issue. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-hugsak, pero pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan de la Cruz at si Conrad Banal. Karambola, karambola, sa DWIZ 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan natin mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola, sa DWIZ 882. Karambola, karambola, tuwing umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang napakainit na araw ngayon, na umaga ngayon dito sa Pilipinas. Magandang umaga, ito po si Joel Aksamana, isa sa inyong mga co-host. Wala po ngayon ang ating kaibigang si paring Conrad Banal, at medyo siya ay nagpapahinga pagkatapos ng isang medical procedure. Huwag ho kayo mag-alala, hindi po pertussis ang nangyari kay paring Conrad. No, konting pahinga lang, dala na rin ang init. Ang ating kasamahang si Kong Jonathan de la Cruz ay medyo late lang ng konti. Malamang baka na-traffic po sa elevator. Although grabe na ang traffic ngayon sa Metro Manila, dahil tapos na po ang Holy Week, tapos na ang Easter. Ngayon po talagang full scale na po ang traffic, lalo na dyan po sa EDSA.
at saka yun dyan sa mga expressway natin mula sa South, sa Slicks, sa South Luzon Expressway at saka sa North Luzon Expressway sa North. Okay. At bayanan nyo, baka rin dumating ang ating kaibigan si Secretary Attorney Larry Kidlat. Kaibigan ng lahat gadon. Ha? Kasi ito, Tuesday ngayon eh. Minsan dumarating si Secretary kapag hindi busy. Ayan. Okay. Ang karambola po ay mapapanood. Teka nga muna, ang date nga pala natin ay April 2. Ha? Medyo meron bang may birthday ngayon, April 2, 2024, Tuesday. Well, babatiin ko na rin uli. O, pwede ko nang batiin dahil malamang baka bumaba na sa mga bundok ng San Jose Tarlac ang aking nakababatang kapatid, si Juan Laksamana, si Architect Juan Laksamana na nasa Tarlac. Happy birthday, John. At hopefully yung iyong pansit ay mula sa Tarlac ay darating nitong linggong to. Oh, wala pa ba may ibang may birthday? Wala pa. Anyway, ang karambola po ay mapapanood at mapapakinggan via website www.dwiz882am.com at maaari nyo rin kaming i-download ang programang ito sa pamamagitan ng DWIZ app, DWIZ882 sa iOS at Android phone. Live rin kami via DWIZ882 Facebook page. Meron din kaming hotline, babanggitin ko rito, 8470-1750-254 at text line na 0999-376-6768. So kung meron kayong mga komento, mga sama ng loob, galit, o di ba mga bagay-bagay na gusto nyong bigyan ng haka-haka tungkol sa mga issue ngayon, maaari nyong gamitin yung mga text line na yan. Ayan, tayo po ay napapanood sa Digital Free TV Aliu 23, Signal Channel 24 TV, Plus Channel 27 at GMA For the Box Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. Ang gagawin nyo lang ay sascan nyo lang po yung inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliu 23. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, medyo saksakan ng init talaga ang nangyayari ngayon. Ang balita eh, yung heat index ay talagang tumaas. Ang Weather Bureau, ang PAGASA, sabi there are apat ang klasifikasyon para sa heat index based sa possible effects of the temperature sa mga tao. Kaya medyo kailangan mag-ingat. Pag 27 to 32 degrees Celsius, ayan, extreme caution. From 33 to centigrade to 41 centigrade, danger na yan. And from 42 centigrade to 51 centigrade, extreme. At pag medyo 52 degrees centigrade, naku, and beyond, extreme danger na talaga. Pagka extreme danger level, ang heat stroke, maaaring mangyayari. At sa danger level, heat cramps and heat exhaustion ang maaaring mangyari. Highly likely. And heat stroke is possible with continued exposure. Mangyari pag ganyan, siguro dapat talaga eh, kung hindi kailangan lumabas ng bahay, kung kaya naman mag work from home, ay huwag na lumabas muna pag ganyan, yung lalo na yung sa mga kainitan ng araw na alas 10 pa lang, yung ganyan, pataas all the way hanggang siguro mga alas 3 ng hapon, saksakan ng init yan. Ngayon kung nasa labas naman kayo, mangyari kung makakahanap kayo ng lilim na lugar, ganun ang gawin nyo, medyo sumilong muna kayo at uminom na maraming tubig. May nabasa ako kahit na hindi nauuhaw, medyo tumungga na kayo. Always drink a lot of liquids, not necessarily malamig sa totoo lang, but really ang key word dito is hydrate. Now, dahil sa sobrang init, ilang lungsod
excuse me, at munisipalidad sa buong bansa ay mula kahapon nag-cancel ng on-site classes nila either in all levels or sa mga preschool to senior high school dahil obviously saksaka ng ano ng init sa mga classroom, medyo ika nga yun, unbearable classroom conditions brought about by extreme heat ayon sa Department of Education o DepEd. Sa Luzon, Dagupan City, sa Luzon, Dagupan na ang siyudad ng Dagupan. Nag-suspend ng all on-site, suspended lahat ng on-site classes nila sa mga public schools mula Abril 1 kahapon hanggang Abril 4 na yan. Ayon naman sa DepEd Western Visayas, 246 public schools sa kanilang rehiyon ay nag-shift na sa alternative learning mode. Ayan. So malamang eh yan eh kung kakayanin mga Zoom classes, 'di ba? Yung ganun, yung via online classes, yun ang kanilang ginagawa dahil again dahil sa matinding init sa mga classroom. Meanwhile, sinabi rin ng Education Department, the on-site classes suspindido sa Pagadian City Pilot School and Buena Vista Integrated School. Yan eh, sa Sambuanga po. Sa Central Mindanao, sa ang mga munisipalidad ng Banga at Tantangan ay sinuspende nila ang classes. At sa Negros Occidental, at least 10 cities and municipalities have suspended on-site classes at all levels in private and public schools. Gayun din sa mga lungsod ng Iloilo, Bacolod, Rojas, sa Capiz at mga munisipalidad ng Tantangan sa South Cotabato at Dumangas sa Iloilo Province. Ayan, suspindido rin ang mga on-site classes dyan. Either sa lahat ng levels, nasa ano yan eh, nasa poder o konsiderasyon ng mga guro o ng mga principal dyan sa mga paaralan na yan, sa lahat ng levels or sa preschool lamang or even hanggang sa senior high school. Again, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na only the in-person class modality ang suspended. Pwede daw mga paaralan ay mag-klase gamit yung alternative delivery mode. Ayan. Again, siguro, yun lang na napapatuon sa isipan natin. Kamusta naman ang mga internet sa mga lugar na to? Kasi yan ang problema natin. Kung alternative learning mode ang ating pinag-uusapan, ibig sabihin sa bahay lang, tapos parang nung panahon nung, ano, nung pandemic, pwedeng mag-hold ng classes doon. Pero kailangan eh medyo yung internet connection na ano malakas at kasi kundi mahirap matuto pag paputol-putol. Of course, add to that yung mahilig na at least nung panahon nung pandemya mas mahirap talaga learning kapag wala sa classroom eh. Kasi yung mga bata na nawawala yung kanilang attention, yung attention span mahirap eh na pag nakaharap ka lang doon sa computer screen, tapos minsan although bawal na yan ano, yung bang i-click mo tapos may lalabas lang ng muka o whatever, hindi mo alam kung nandun yung pala absent na pala naglalaro or something, hindi naman pala pumapasok ganyan. So but then yun naman nasa mga magulang na rin siguro nagagawa nila, nababantayan nila yung mga bata at medyo pinatututukan sa kanilang klase. Yan. Okay, ano ba nandito at sa Negros Occidental, 12 local government units suspended the classes. Again, dahil sa init, sabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head, si Irene Bell Plotenia. Sa Bacolod, at sa municipalities ng Ibi, Magalona, Hinuban, Isabela,
Binalbagan, Kandoni, Kawayan, sa mga lungsod ng Bago, Silay, Talisay, Kabangkalan at Himay, Himamaylan. Ayan, medyo suspect na din ng klase. At dala na rin to maliban sa traditional na tag-init na talaga, Abril, yan, Mayo. Eh talagang yung mga buwan na yan, mainit talaga, pero yung El Nino phenomenon ay eto na po. Talagang sumampa na talaga dito sa bansa natin at ang ayon sa PAGASA, ito'y mararamdaman hanggang buong Agosto nitong taon na to. Then, pagkatapos niyan, darating naman ang La Nina o tag-ulan, yung sobrang dating naman ng ulan, yung southwest monsoon pagdating ng Hunyo. Ito pala, yan ang mga warning ng PAGASA. 10 a.m. Naku, kita, kulang pa pala ako, sinabi ko kanina, 10 a.m. to 3 p.m. Medyo kung kaya nyong sa bahay lang kayo, stay indoors. Eh hindi, ang sabi nila, hanggang 4 p.m. Talagang antayin nyo na hanggang malamig-lamig. Mag-hydrate ng gusto. So ayan, alas 10 hanggang alas 4. Kasi dati pag ako yung nasa bahay ng ganyan, medyo masarap mag-siesta dyan eh. Tapos medyo pag umaabot na ng alas 3, gising ka na. Uy, teka, makabangon-bangon na. Bay, napaka-init pa rin sa labas. Medyo, bala ko, ilakad yung mga aso, ganyan. Ako, mahirap pa antay na hanggang alas 4, hanggang alas 5 actually. Ganyan, okay. Modular classes, actually ito, mga nandito lang naman, iba-ibang probinsya. Tapos yun na nga, yung DepEd, ini-enjoy ng mga school heads to implement appropriate measures to ensure the health and safety of students and staff within the school premises. Ayan. Tsaka yung adoption of alternative learning delivery modes. Ayan. So talagang lahat ng ating mga teachers at mga principal sa iba't ibang paaralan sa buong bansa ay talagang concerned sila talagang dito sa grabing pag-init ng panahon. Now, ito naman may balita rito across Metro Manila, over 8,000 public school teachers have reported that maraming mga classrooms daw are ill-equipped to help students and teachers function properly during the on-site classes. Sino naman ang bumalat nito? Survey daw ng 8,605 teachers across all the school divisions in the National Capital Region by the Alliance of Concerned Teachers, o ACT. NCR Union. Alam mo, ito namang act naman, wala naman nasasabing medyo positive eh. Talagang kailangan banat eh. About 88% daw ng teachers nag-indicated that kulang sila sa mga pasilidad para makafocus sila sa mga task ng pagtuturo sa mga bata. Yung survey daw conducted, ay ginawa sa pamamagitan ng Google Forms. Ba? Ang pagkaalam ko sa survey, yung kakatok sa pinto nyo at magtatanong para face to face naman, di ba? Yung bang, pero kung ganito na bang ang ngayon, ang yanauso ngayon, Google, internet, sige. But having said that, medyo I take this with a grain of salt. I mean, sa totoo lang, everybody is trying to do their best. Alam naman natin na the DepEd has been doing its best na paramihin ang ating mga classroom at pabutihin ang mga pasilidad dito para lalong makapag-aral ang ating mga bata at magawa ng mga guro ang kanilang trabaho. Pero sadyang minsan, siyempre, it's a catch-up game. Marami talaga tayong estudyante. Kakulangan talaga sa classroom and all that. So, talagang na-aggravate yung pre-existing health conditions talaga sa mga lugar na to. Uh,
Out of the 8,605 responses, sabi over 6,600 indicated that the heat is unbearable. I mean, talaga naman mahirap ang mainit. While the rest said the heat was mild. Ayan. Nearly half of the number of teachers indicated that their classrooms only have dalawang electric fans lang daw. Highlighting inadequate ventilation measures to combat rising temperatures. Although sa totoo lang, let's face it mga taga-subaybay, alam mo pag ganitong kainit din ang panahon, yung buga rin ng hangin mula sa electric fan eh, kahit na yung malalaki ha, yung industrial fan na minsan may makikita mo yun sa mga kantin eh, o kaya sa parang multi-purpose courts o arena eh, di ba may mga gadambuhalang electric fan mula doon hanggang sa maliliit. Pag ganyang kainit at mataas ang humidity, kahit ba, kahit anong ilagay mo pa sa number 3 yan, umabot ba sa number 4 ang power, ika nga yung strength ng ano, power ng ano ng electric fan. Anyway, kahit anong level mo pa ilagay, 1 2 3 4 mainit ang buga niyan. Tapos add to the fact na ilan sa mga public school, minsan ilan ang estudyante dyan. 30, 40, upwards. Kaya nga nagsishifting sila. Baka talagang kahit anong gawin mo, mainit. Now, maganda sana kung kaya mga ganda yung mga ano, yung pinag-usapan natin last week, yung mga traditional na classroom na yung gabal doon, classrooms na malalaki bintana, na 'di ba ini-slide lang nila 'yon ganun tapos yung kami electric fan eh medyo at least siguro kahit papaano may ventilation yung nagsasalubungan yung hangin na 'di ba yung kahit na hindi naman malakas na hangin pero kahit papaano may gumagalaw na nagsi-circulate na hangin dun sa loob dahil sa ventilation na ganun. But hindi ko alam. Maraming ang problema rin dito sa atin sa architectural ano natin ng mga design ng ating mga classroom lalo na sa mga urban areas. May pataas yung vertical. So nangyayari yung mga bintana minsan maliliit. Ganun na di kaya sa mga lalawigan yung mga traditional na mga eskwelahan at least horizontal tapos malalaki yung bintana na bubuksan, di ba? Anyway, marami daw mga teacher at estudyante nakaka-experience ng ano yung nahihilo na ganyan, sumasama ang pakiramdam, ayan, gaya nangyari kay paring Conrad, di ba? At dahil sa extreme heat and ayaw daw masabi ng DepEd, ayaw nilang mangyari uli yung nangyari last year nung yung maraming mga estudyante ang itinatakbo sa mga school clinics dahil sa hinihimatay o kaya nosebleed yung nagdudugo yung ilong. Yun. Ayon kay ACT NCR Union President Ruby Bernardo. Sabi niya, the inadequacy of health facilities and personnel in schools is a cause for concern because we have yet to see improvements in the ventilation inside classrooms and in the fact that kids are crammed because of large class sizes. Ayan, yun ang sabi niya. So, ito yun na lang, ito magandang suggestion to. Although, again, problema, matagal na akong hindi po estudyante. Tsaka matagal na rin pong lumaki na pong ang anak ko. Kaya matagal na akong hindi nakakapunta sa eskwela. So, ang sinasabi ng respondent sa survey, pinasasuggest nila sa DepEd. And I think DepEd already issued a directive about this. Pinapayagan namin po ang mga guro at mga mag-aaral na magsuot ng light and comfortable clothing in lieu of uniforms, as well as provide free water throughout the shift to help teachers and students cope with the heat. I don't know about that. Kasi kanina, kasi ako araw-araw, magpapasok ako dito sa Karambola,
di ako'y nagbumotor. Dumadaan ako dun sa may, yes, galing akong Paranaque. Paranaque sa Better Living, Moonwalk, yan, all the way sa Taguig. Nakikita ko na kagad yung mga bata, yung mga nakasakay ng electronic vehicle, o nag-aantay ng tricycle, o ng jeep, may mga iba nakabisikleta, at yung iba naglalakad, naghihintay sa mga kanto para sa kanilang pick-up. Mga naka-uniforme pa rin. At kabisado ko na ngayon mga uniforme nakikita ko kasi yung mga eskwelahan doon eh may Saint School, may Saint Paul na nadadaanan ko lahat yun. Kaya yun, nakikita ko uniforme. Wala akong nakikitang naka civilian, ika nga, yung comfortable or light clothing. And I'm assuming yung mga teacher din, kung naka-uniforme yung mga bata, ay naka-uniforme rin siguro mga teacher. So, kaya siguro dito sa survey ng sinasuggest ng mga na-survey ng mga guro na respondents na sana payagan ng DepEd na habang itong summer. That's a good idea rin, di ba? Yung light clothing and all that. So, nga lang eh siguro kahit na light clothing, wag lang... yung nakikita yung mga ano, di ba, yung mga masyadong light at transparent, o yung nakikita yung bilbil o puson na papansin ko sa kabataan yun eh. Good morning, sir. Good morning. Hindi naman naka light clothing nakikita ang bilbil o puson, ha? Good morning, Kong Jonat. Good morning, yeah. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Paring Joel, magandang umaga sa ating mga tigapakinig. Sorry ho. Ayos lang. At tayo'y... na-traffic. Na-traffic. At habang may unbearable heat. At hindi lang sa traffic dyan. Traffic dito sa elevator. At namin palagay ko, nagbabalikan sa opisina. Ito po kasing ating building. Ay building po ito. Itong National Office Headquarters ng PhilHealth. Oo, kaya daming tao. Dami pong tao dito. Marami naman ang... Pero at sila ay napila naman sa may aircon, bro. Ah. Hindi gaya sa pag-ibig nakikita ko dyan sa may show. Parang hanggang sa labas, naka-ano sila dyan. Ito naman, sabay may tolda. Ito naman merong ano, mukhang maganda naman ang dispersal nila. Pagdating sa assistance at lahat dito sa PhilHealth. Parang Joel, bigyan mo ako ng pagkakataon ano... tayo po nakikiramay sa pamilya ni dating Senior Deputy Executive Secretary at SEC Commissioner Hubert Guevara. Uy, sincere condolences and prayers for the family. Napakabata at had a very colorful life and of course... a real career ahead of him. Mm-hmm. Kaya lang, ganyan po talaga nangyayari. Ang balita, siya ay naglaro eh. Kasi athletic ito eh. Naglaro ng soccer. Uy, mainit. Mainit, siyempre. Nagkaroon ng, alam mo na, nangyayari yan eh. Hit stroke. So, nadala pa rin siya sa ospital, pero siyempre, pag nagkaroon ka na ng stroke na ganun, okay, medyo mabigat-bigat na yan na nangyari. So, our sincere condolences. Anong oras siya naglaro, bro? Kasi yung nga pinag-uusapan daw eh. Oh. Try to avoid going out at from 10 a.m. to 4 p.m. Oh. I think, in between, baka, alam mo na, hindi mo rin masabi, no? Hindi mo rin masabi yan. Siyempre, talaga naman athletic na person ito, malaking tao, maganda ka pangangatawan. Pero ganyan ho yan eh. Let us not take chances kung pwede. As best as we can, we hold back yung ating regular na, lalong-lalo na pag sa labas. Sa labas, Lalong-lalo na pag sa labas. Medyo mabigat-bigat ho yun kasi kagaya niyan, yung sinasabi dito sa ating mga health advisories, between 11 to 4. 11 to 4, ha? 11 to 4. Tsaka yun nga, maraming classes na tinanggal muna yung on-site, yes, all over the country. All over the country. At alternative learning mode. Yes. At kung mag-on-site, may suggestion yung act na light clothing na lang sana muna ibihisa ng mga bata at mga guro. Sana lang, nakahanda naman yung alternative learning systems. Yun ang sinasabi ko, yung internet. Yung problema, dapat, yung internet. Yan ang malaking problema po dyan. At
palagi ang ganyan ang magiging problema natin. Mm. We have to anticipate all of these things because nangyayari po yan eh. Kung hindi naman mainit, ano naman, puro ulan. Ulan hindi, naman, baha naman. Din yun. Kailangan ng alternative. Hindi kailangan hindi kailangan pumasok kasi mas lalo pang problema abutan natin. Pero sakit naman din yun. Either or you have either or internet connection. So, kailangan na nakaprograma tayo ng mabuti. Mamaya, mapag-usapan natin yan parang Joel sapagkat marami ang nakaamba na sistema nandiyan diyan sa DICT at saka sa ibang mga agencies at lalong-lalo na itong participation ng NTC at saka ng mga telcos pagdating po dito sa connectivity at saka internet. Tama. Samantala tayo po yung mag-break muna sapagkat ang oras na po namin ay alas 8:31 na umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola! DWIZ. This time check was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus Sports, download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. This time check is brought to you by Petron. Fuel for everyone. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Alam nyo bang na isa... Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Picture a place adorned with lush greenery, gently swaying trees. A haven where time seems to stand still. Eternal Gardens provides a sanctuary for remembrance, a place where the memories of your loved ones can bloom forever. Eternal Gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Huwag papayag na wala kang alam sa balita. Maiiwan ka niyan. Huwag kang papayag na hindi mo alam ang latest. Ma-out of place ka niyan. Programang hatid ang tamang balita at tamang impormasyon. Hindi lang sa Maynila, kundi sa buong bayan. Ronda Pilipinas. Pinakabago at pinaka-updated na mga pangyayari. Ihahatid live. Ronda Pilipinas. Kasama ang gigising sa inaantok mong dugo, si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Makinig sa buong Pilipinas sa DWIZ Manila. Hanggang saan mang sulok, nationwide sa lahat ng DWIZ local stations sa buong bayan. Watch din ng live sa Aliw 23 at sa Facebook at YouTube ng DWIZ Ronda Pilipinas, Monday to Friday 10 a.m. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Kinagat ka ng aso ng kapitbahay mo, tapos hindi sinagot ang pampagamot mo? Nako, bawal ito. Hindi na bago sa atin ang mga kapitbahay na may alagang aso. Kung minsan tayo ngay natatakot lalo na kung wala sa kulungan ang mga ito. Mayroong mga insidente na ikaw ay kakagatin ng aso, lalo na kung ito'y pinagtripan mo o ginalit mo. Kung mayroong nagmamayari sa aso at kinagat ka nito, pero ayaw sagutin ng kapitbahay mo ang gastusin sa pagpapagamot mo. Nako, iyan ay labag sa Article 2183 ng Civil Code. Ang owner ay mananagot sa anumang pinsalang ginawa ng kanyang alaga, maliban na lang kung ang biktima ang may sala. Kapag hindi binayaran ang nagastos mo sa pampagamot, siya ay mananagot para sa danyos at pagmumultahin ng 25,000 pesos. Kailangan rin ng mga hayop ang kalayaan, pero iwasang makaperwisyo dahil sa kapabayaan para hindi ka rin masabihan ng nako, bawal ito. Da
Dahil ang balita hindi tumitigil. Dahil ang balita tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco, live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, uy umaga. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan, Jonathan Dela Cruz. Siyempre kasama natin paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal. Ay! Medyo nagpapahinga. Nagpapahinga. Recover. At baka bukas nandito na ay, ulit siya. Ngayon, oh. At mabigat-bigat yung nangyari. Pero pag nilalagnat-lagnat ka ng gano'n, ay mabuting ipahinga muna. Sa init ng panahon. Huwag kang mag-ano. Si paring Conrad, siya naman nagda-drive. Tapos nandun siya, kahit naman maikli lang yung drive niya, abutan ka sa ng init ng araw. Ang problema dyan, problema. Alam mo ba, paring Joel, na all over na yung kanina binabasa mo na mga affected areas. Oh, grabe. 80 out of 87 provinces. Meron nang may indications na talagang heat wave. Talagang mabigat na. I can understand. Kasi this is na binabanggit ko nga kanina. Marami sa mga classrooms natin, okay pa sa mga lalawigan, yes. Yung mga nasa horizontal at mabukas sa mga, may mga bintana. Bukas sa mga bintana. Diba, yung mga, even yung mga gabaldon na schoolhouse type. At saka tama sa ilalim yun, hindi yung tinatapakan mo doon ay semento. Doon nakataas. Merong lupa talaga yun. Right. In other words, merong konting... Pero maraming modern school buildings lang sa syudad na iba vertical. Abay, talagang pagka itinamahan kayo ng init doon. Init yun. Sinasabi nila, may nagko-complain yung act, dalawang electric pan lang doon. Alam mo, sa totoo lang, naisip ko, yung init ng panahon na yun, yung buga ng electric pan, mainit din eh. Yung bang alari. Mas kinaano pang gawin mo, sa totoo lang. Tapos nandun kayo sa vertical building. Tapos wala kayong walang ng hangin. Wala. Sa bintana. But anyway, ako'y
on the basis of that indication, parang Joel, isipin mo kahapon, ako eh, ba, congratulations sa PNP, Philippine National Police. Isipin mo, under the heat of the sun, walang nag-ano, right, ha? Right. Walang nag-collapse. Walang nag-collapse lahat. They were able to hold themselves at magaling yung kanilang parade. Retirement honors for outgoing PNP Chief Benji Acorda Jr. Acorda. Oh. And of course, assumption to office of General Romel Marville. Congratulations to both of you. Pareho silang class of... class 91. Ito, the last... this is the second to the last class coming from the PMA, Philippine Military Academy, nasa police. Kasi class 92 ang last eh. Oo. After that, the leadership will be... Oh no, all. There will be no more PMA graduates getting into the police force. No? 238,000. Doon naman gagaling sa PNP Academy. PNPA. Kaya PNPA, nga, which is an excellent institution of learning, by the way. Yeah. Ngayon, ang, kaya ang challenge para kay General Marville, which started, of course, during the term of the president, from General Azurin to General Acorda, this is a continuing effort, it's a challenge. Yung integration into the leadership position of PMA and PMPA graduates. Importante po yun sapagkat the police force is one of the most of course trusted on the basis of the latest service at this point in time and the most visible government presence in almost all sa ating localities. Mga komunidad, sa ating mga pamayanan. Mga komunidad, ano yan? Teacher, doktor, o nurse, o barangay health worker, police. Yan ang mga down to the last barangay. Nandiyan po sila. Kaya napakalaking challenge ito para kay General Marville, how to work it out para lalo pang pag-ibayuhin ang partisipasyon at saka ang talagang pamumuno ng PNP sapagkat gaya ng binanggit din ni President BBM kahapon. He wants them to become agents of transformation. Agents of transformation at saka sabi niya nga ay nasa top 10 among government agencies, the most trusted ang PNP. This is a very, very good record for kaya transformation, ang dami niyang binanggit tungkol sa mas efficient na for the safety and well-being of our people, peace and order, cybercrime, yan inabanggit ni President, cybersecurity and cybercrime, napakarami pong importanteng at hindi lang po yung tungkol dito sa mga pogo-pogo yan. And scam, napaka-importante yung tungkol diyan sa mga nai-scam. And of course yung importante rin, napaka-importante rin yung culture transformation nga the way by which our police manage themselves. Kaya sinasabi ni presidente, we must have the force in the streets, nakikita. In other words, visibility is very, very important. It is a big deterrent to any kind of criminal activities. Gusto ko sinabi niya, gusto niya ang police force natin, agents of transformation. Yes. Pro God, pro country, pro people, pro environment. Ayan. Maliwanag yan. Maliwanag. Ngayon, pag nakakita kayo ng chocolate hills, yan ako, hulihin nyo, huwag kayong papayag. At saka, ayan. O masungi, anong pong kayong papayag. Ang importante dyan ay yung tungkol nga doon sa enforcement na pinag-uusapan natin. Kaya hindi ito pabara-bara o parang every now and then saka mo gagawin. Hindi po. 24/7 enforcement. Kaya ho kailangan natin na maayos ang ating Philippine National Police, ang ating police forces, sapagkat yan po ang nagbibigay ng pahiwatig sa ating mga kababayan na maayos ang ating pamayanan. At marami silang parang Joel, tinatawag nilang multiplier force, kagaya niyan, security guards, yung mga barangay tanod. Yan po, importanteng nabibigyan din sila ng
proper na education at saka information, kasi sila rin ay kasama diyan sa pagbibigay ng na tamang aruga at pag-aayos sa ating mga pamayanan. Security guard. Eh kung yan ho under ano yan ha? Under the supervision of the PNP, lahat ng security agencies. Kaya importante po na nabigyan sila ng kaukulan, pansin at hindi lang pansin kundi edukasyon, pagbabago, pag-aayos, transformation. Yan nga sinasabi natin. Mga enforcer. Enforcers. Huwag lang kayo sa kanto lang. Oh, traffic enforcers man kayo o kaya barangay tanod or whatever. A multiplier force din ho kayo. May kaugnayan din po kayo sa trabaho ng na ating kapulisan. Kasi ang kapulisan, hindi lang naman tungkol sa paghahanap ng mga kriminal at lahat pagsusugpo ng kriminalidad, kundi yung mismong day-to-day traffic, pag-aayos ng mga sila rin nagtitraining. Problema dyan sa barangay, lahat. Alam mo, sir, kasi ako marami akong kaibigang kapulisan. Kasi sa Philippine Taekwondo Association, ang dami yung mga coach sila sa iba-ibang magagaling region. Magagaling sila. Armed forces at sa kapulis, yan ang mga nandiyan. Isa napansin ko, lalo sa mga kaibigang kapulisan, ano, kahit na off-duty sila, bro, walang off-duty sa kanila. Wala. They will go out of their way. Kasi yung iba, kunwari ikaw, nagtatrabaho kayo. Diyos ko eh, pasado, alas 5 na, pauwi na ako, magulo. Sila hindi ganun. Titigil yan. They will actually bababa sa jeep at asikasoy kung may nakitang problema. Oh, halimbawa. Pulis ako. Definitely, he doesn't have to do that. Halimbawa, off-duty na siya. Nag-skirmises kayo dyan sa taekwondo. Oh. Pag may nangyari, labas yan. Ano yan? Parang ano yan? It's nasa ano nila yon. Nasa personalidad na totoo, nila yon. Totoo. 'Di ba? Halimbawa, nag-taekwondo kayo nandoon sa Rizal Memorial Coliseum diyan sa malapit sa De La Salle. Biglang meron nagkagulo. Ano yon? Automatic. Punta sila doon, titignan nila kung paano sila makakatulong masawatay. Well, having said that, ang problema din sometimes, meron kasi naman tayong mga ilang kababayan na ang tingin naman nila negatibo lagi pagka pulis, kapulisan. May kinakampihan yan eh. Merong nga kaagad na ano eh. Huwag mo nang ganun. Kaya nga nagkaka-investigasyon eh. May mga cases na ganun eh. Ang bilis, makapost pati sa Facebook. Merong kinikilingin yan. Bigyan natin ng kulang respeto kasi. Oo. Kagaya niyan, yung minumura mo sa... May mga ganun eh. Mumurahin mo dahil ikaw ay nakapoder or whatever. Hindi naman tama yun. Kasi unang-una tao po itong mga ito. At pangalawa, agents of the law to eh. Oo. Sila yun eh. Pag mumurahin mo, siyempre, baka mabigla yan. Hindi ho ganun ang trato natin dapat sa ating mga kapulisan. As it is, buti nga. Alam mo, ang ating mga kapulisan, mabilis magsabi because of their military training. At saka yung pulis sila eh. Pagkausap ka, lalo na pag medyo may edad, sila mag-explain. Gaya nung si Colonel Bong Nebrija, nakausap si Senador Revilla, sir pa rin ang sir. Nang sir. Alam mo, nakikita ko sa YouTube sa America, for example, ay pulis hindi kasi sir noon, bro. Yun talagang agad-agad, license and registration. Step out of the car. Biglang meron sila yung baril na kuryente. Bariling ganun, pari. Sa atin. Konting ano ka lang doon. Tapos nakaganun na kagad sa... nakasukbit. Kasi naman sa kanila, hindi nila alam kung sino yung laman ng kotse. Kung sino to? Sa atin, sir, mukha naman nagmamadali kayo. Sir, alam ba yung ginawa mo? Gaganunin ka naman. Respectful nga. Kaya tayo sana, respectful din tayo pagkausap natin yung kapulisan. Hindi yung babarahin mo kung ano-ano, papagalitan. Wala naman sa lugar yun. Lalo na pag in public, sihiyain mo, kagaya yun, yung binabanggit kahapon ni paring Conrad, paring Joel, isang pulis, binatawagan ng isang radio TV host na nakapuder. At sinabi,
Kung ano-anong mga pinagsasabi, duwag ka, etc. Ah, okay. Hindi, gusto niyang interbihin. Hindi, diretso na natin. Si Secretary, si ano to, si Senator Tulfo. Ngayon, gusto niyang interbihin. May programa siya, kilala siya sa ganun. Eh, sinabi lang ng polis, sandali lang po, meron lang po kung ginagawa, ipinasabi. Abay, sinabi, duwag ka, ayaw mo sumabay, ganyan, duwag ka. Abay, a week later, nabalitaan, napatay na yung polis sa in-action. Ngayon, sinabi, tawag mong duwag, hindi mo na mababawi yun, di ba? Medyo pero nasaktan mo na yung pamilya nun, di ba? Lahat. We have to... Huwag kong ganon. I have to admit, ako kahit minsan sa enforcer, kasi ako ang pinaka-pet peeve ko naman sa enforcer, minsan sinasara yung traffic light. Tapos sila yung magta-traffic. Sila, oh yes, yes. Tapos yes. Gagawin nila, hindi mo maintindihan yung ginagawa, uubusin yung kabilang lane, tapos yung dito. Tapos minsan nakalimutan na pala yung nasa likod. Nag-search. Nag-search. Ako pag ganun, kasi nakatayo ako sa motor, sabihin ko, sir, medyo kami naman. Ganun ako, hindi ko bumubusin na kasi that's a sign of respect na rin. Tsaka diretso, sir. Tapos yun naman, pag narinig na badya naman nila sa boses mo na maano ka rin, magalang ka rin. Okay din naman. Okay naman ang kanilang ginagawa. Tama. Tapos ngayon, meron nga isang dati, ganun, sa may enforcer doon, sa may kanto doon sa amin, sa Better Living, sa Doña Soledad. Na sinita na ako dati noon kasi dumaan ako sa bangketa. Dapat mali nga yun sa mga nagmoto. Kamote! Dumaan ako kasi sobrang traffic . Tapos sinabi ko, sir, kasi ayan na lang, dadaan na lang sana ako. Bawal dumaan sa... Bangketa, sir. Sorry, sir. Talagang ano lang. Talang traffic. Sa susunod, ha. Tapos, in time, bari, lagi ko siya nadadaan. Naging magkakilala kami kung yung dumadaan ako, sir! Sir! Tapos, yung saludo niya, tari, saludo militar talaga. Yun na, nagkaroon na kami ng relationship, bro. Maayos yan. Maayos yung mga ganun. At saka, hindi... Bibihira lang yung talagang maskad ng dating na pulis. Madala lang naman. Ayun mga yun, ayaw din nila na high blood. Gusto ba nila, lalo ngayon, sa init ng panahon, gusto mo ma-high blood ka ba dyan? So, ma-workout. Pero anyway, ito si General Marbil. Ano siya dati? Ano bang, Chief of the Police Regional Office 8. Galing siya sa Eastern Visayas. At saka siya ang director ng Highway Patrol Group. Para pa lang siya. Yung kaibigan ko to si General Paji. At saka ang latest niya before becoming Chief of Police. Atenista, bro. Mga master's degree. Public administration. Ano siya? Naging director for controllership. Kaya alam niya ang mga pangangailan. Isa nga yan, doon sa mga iniisip niya na dapat na gawin, yun tungkol nga, itong continuing issue tungkol sa pension and benefits system para sa police. And right. I hope, hindi niya makakalimutan yung 5-point agenda na inumpisan din at in-endorse ni President BBM, inumpisan ni General Acorda. Kasama na dyan yung tungkol sa... Yung mga sinimula ni General Acorda, ano ang kanyang mga itutuloy doon? Well, lahat ng mga binanggit ni Presidente, tungkol nga sa transformation activities, meaning within the internal cleansing, internal education, internalization of the values of service within the PNP. Kasama na dyan, syempre, yung pagbibigay doon sa kanilang mga tamang benepisyo. Kagaya na dyan yung tungkol sa health expansion and enhancement of the health services for our police force. Kasi ang dami dyan, nahihirapan, syempre. Para rin tayo yan. Pag nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya at lahat, yun na, malaking issue na kagad sa kanila yun. Okay. So, isang malaking programa para sa kanila yan. Kasama na dyan, syempre yung pag-aayos ng technology within the armed forces, within the police force, kung paano bang magagamit ang latest na technology para ma-enhance ang trabaho ng police. Kagaya niyan, yung police clearance, database, maayos nila yan. Para hindi na yung nagkakagulong mga papel-papel at lahat. Pati na, parang Joel, yung tungkol dun sa pagbibigay ng mga lisensya para sa firearms at lahat, lisensya para sa security agencies, security guards at lahat. Kasi malaking force ang security guards all over the country. If you have a 238,000 police force, siguro ang security guards, more than ang kalahati ng 238,000 ang security guards. Kaya another, that's one force by itself na kailangan tutukan din ng ating kapulisan.
Siyempre, yung binanggit ni Presidente tungkol sa cyber security. Mm-hmm. And of course, yung pagpapalapad pati ng participation ng ating mga police pagdating sa both internal and external security. Enforcement ang pinaka-importante dyan. Mm-hmm. How to go about enforcing the law, mm-hmm, and of course helping other agencies in such activities, no? Mm-hmm. Ngayon, ang napakahalagang gawain ngayon ng ni General Marbil ay yung gaya na binabanggit natin, yung integration. Transition. This is a yung kanilang leadership from General Azurin, General Acorda, and now General Marbil are transition activities, eh. Mm-hmm. Kasi nga, from PMA leadership to PNPA. So, kailangan magkaroon ng maganda. Organizational-wise. So, ayos yung pag-ano ng mga tao. Pwede ba akong mag-bring up ng elephant in the room? Yes. Okay. For so long, especially nung we were talking about this last year, the issue of ninja cops, meaning mga matataas na opisyales sa institusyon ng PNP na involved sa droga. Nagkaroon ng ano yan? Ano ba nang pinag-force designation pa? Yung iba. That? Yung iba. How is that panda? Mayroon 16 na kaso, eh. No. May 16 na nakasuhan. Yung iba. Tapos naalala ko, problemado pati si Secretary Benhar at that time. Nagkaroon sila ng problema. Nagkaroon ng problema. That was during the term of General Azurin. Azurin, okay. Kasi nung umpisa, ang ginawa kagad ni General Azurin, ano niya? Rinichapol ng katakot-takot ang mga members ng police force, leadership at lahat. And then, nagkaroon sila ng courtesy resignation. Right, di ba? Oo. Na inano nila. And then, after that, it metamorphosed into a cases for 16. Which is the most important. We like that. Cases filed. Cases filed. That's the other thing na binanggit. Sa lahat ng ayaw din ng mga police, yung trial by publicity. Tapos ano. Na. So, hindi na binanggit yung mga iba at lahat. Hindi naman kailangan yun dahil ano, papahiyain mo ba mga tao? Ano pa lang, these are just allegations. Okay, allegations. Okay. Kaya, isa rin yan. Yung binanggit din na ni PBBM, at yan naman ay gusto rin na pagtulungan ng DILG at saka DOJ. Kasi sila ang yung mga agencies kasama ang police para whatever cases na build up, na workout, ay talagang cases na matutuloy at mananalo kayo. Yun ang sinasabi. Para sa Amerika, di ba? Sa Amerika, bago pa mag-file, nag-uusap na yung district attorney at saka yung police, eh. Para to build a strong case. Otherwise, laro-laro. Laro-laro. Oh, hindi pwede yun. Para naging sayang ang oras or moro-moro. Worse. So, at saka, kailangan yung participation ng police, lalo na sila naman ang nanguhuli at lahat. Sila nagbibuild up ng kaso. Magtulungan sila ng DILG at saka ng DOJ. Para yung kaso, mayroong pag-asa na manalo ka, na totoong ka. And this was facilitated greatly nung panahon ni General Acorda, yes. At saka ni ngayon, Secretary Benhar Abalos, at ng DOJ Secretary Boying Rimulya, which is now a challenge taking the baton with this General Marbil. Oh. Kasi let's face it, the cases are still there. And siguro iniisip din ng tao, meron pa rin mga ilang konti na bad eggs talaga nasa PNP. Kasama na dyan... Yan sa elephant in the room. okay. Kasama na dyan, parang Joel. Oh. NBI, this is also for NBI as well as the PNP. Yun tungkol nga doon sa pag-ano ng search warrants. Okay. Importante yan, eh. Kasi kung minsan, may mga nangyayari na hindi pa man kompleto yung mga documentation mo, humihingi ka na kagad ng search warrant. Di ba hanapin naman ng judge yun? Anong basihan nito? Meron naman ganun. So, it's just a matter of enhancing the capability of our police forces na magkaroon ng tama. Kasi we have to adhere to the law, but at the same time, we should not be too academic about it. Mm-hmm. You are no longer realistic in doing your job. Di ba? Kasi kung minsan, syempre, hindi mo na,
Pati yung intelligence gathering, okay, pagkukuha ng information at lahat. Dati, kung natatanda mo, may tinatawag silang sa police force na sikreta. Sikreta? Oo, di ba? Natatanda mo yung sikreta. Detective. Detective. Yan, detective management, importante yan. Oh. Pagdating sa ano ng kapulisan, because you have to build up your cases properly. And you must have your own ways of doing yung tracking of suspects, okay, tracking of crime, criminal activities, etc. and everything. Mm-hmm, mm-hmm. At one point in time, siyempre pumapasok pa sila dun sa mga sindikato just to make sure that they have a good understanding of what is happening. Tama. In those criminal syndicates, kasi that will always be part of us. Any society has its own criminal criminal gangs and syndicates. Mamaya, pag-usapan natin. Usapan pa natin yan kasi mayroon din akong gusto i-bring up. Pati doon sa ano, alam mo ba sa Haiti? Oh. Sa Haiti, ang kung papanoorin mo yung nangyari sa Haiti, grabe. The country has been taken over by gangs. By gangs. Yan ang mahirap. Yan ang problema. Parang Mexico. Yung Mexico. Mga, sa certain provinces have been taken over by the cartel. And in any event, yan po yung mga challenges na na nakikita natin. Mabuti na lang dito sa Pilipinas, nasasawata natin. And we are not there. We have not a disciplined force. In the meantime, tayo po ay mag-break muna sapagkat ang oras na po natin ay alas 9:01 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola! DWIZ. Oras, hatid sa inyo ng NGCP. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng NGCP. This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City-State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Fujidenzo Home and Commercial Appliances. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Dito, makakalaro ka sa isang app na sigurado. Pwede rin panoorin sa app ang paborito mong sports. Maraming pagpipilian. Kaya download na at sumali sa Arena Plus. Doon tayo sa astig. Sa Arena Plus. Sa Arena lang ipaso ang tira. Tara na Arena. Ano bang hinihintay mo? Sa Arena Plus. Technogas Technique transforms your kitchen with safe and efficient appliances. With over 70 years of expertise, Technogas Technique embodies Italian kitchen excellence. Simplify your cooking with Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip na mga pwedeng pagkakitaan? Subuhan ang pagiging casino dealer. Ang pagkita ng pera, pasimple natin sa racket. Ikaw ba ay mahilig maglaro ng online games, may good communication skills, at may basic math knowledge? Kung oo, pasok ka sa trabahong ito. Ilan sa mga ginagawa ng isang casino dealer ay nagbabalasa ng baraha, nagbibigay ng instructions sa iba't ibang klase ng mga laro, nag-ooperate ang mga machines kagaya ng mga ruleta at slot machines sa casino. Ang maaaring kitain sa pagiging casino dealer ay 22,000 monthly base pay bukod pa rito ang mga incentives ay binibigay ng mga kumpanya. Kaya kung sa team mo ay pasok ka sa pagiging casino dealer, mag-apply na sa mga kumpanyang hiring for casino dealers. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Taglamig season na naman. And for sure, marami na namang nakakaranas ng ubo at sipon. Kaya naman ang naisip na solusyon ay ang steam inhalation o suob. Pero epektibo nga ba ito? Tara, let's prove it! Ang sagot, no! Dahil ayon kay Dr. Earl Sempio, habang ang paglalanghap ng suob ay nagbibigay ng mabilis na ginhawa mula sa ubo at sipon, ito ay hindi isang lunas.
dahil ang steam ay hindi nag-a-address sa sanhi ng virus. Dagdag pa ni Dr. Earl na ang essential oil na ginagamit sa suob ay makakapagdulot ng harm sapagkat ang too much exposure sa camphor oil at eucalyptus ay maring magdulot ng pamamaga at pangangati ng air passage na maaring humantong sa seizure at maging kamatayan sa mga bata. Ipinakita rin sa mga pag-aaral na maraming bata ang dumaranas ng scalding sa loob ng suob. Kaya naman, much better kung kukonsulta kayo sa doktor upang marekomendahan kayo ng tamang gamot. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. D-W-I-Z Negosyo! Kasama sina Lito Gagne at Jerry Urbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano. Huwag munang sasabak. Huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY. Do it yourself. Matagal ka na bang nag-apply for national ID at hanggang ngayon waiting ka pa rin na ito'y dumating? Don't worry, kasi alam mo bang maaari kang kumuha ng electronic copy ng iyong PhilSys ID for free. Step 1, sa browser i-type ang trn-verifier.philsys.gov.ph para mapunta ka sa appoint system ng e-phil ID. Step 2, i-enter ang transaction number na makikita sa transaction slip na iyong natanggap sa step 2 ng registration for national ID. Step 3, una na mga hinihingi. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan de la Cruz, siyempre kasama natin si paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal. Ay, medyo nagpapahinga. Mabawi lang. Bumabawi. Hindi ho tungkol sa land banking yung pinagpapahinga. Wala, hindi. Wala siya ngayon sa land bank. Pahinga, ito tunay. Iwas araw talaga. Huwag ka lalabas yan. Teka. Mahirap na. Oh, may babatiin nga pala kung ano. Isang kaibigan natin na talaga namang ano. Sino yan? Sino one door opens, one door closes, another door opens. Oh. Okay. Ang ating basugid na taga-subaybay, meron tayong picture dyan actually. Ayan, pare, nag-out of office ang ating basugid na taga-subaybay na si Elmer Messina. Oy! Dating public relations titan at journalist dati. Oh. Siya ay deputy director ng Public Information Agency, PIA. Ba? Elmer, ha? Minsan na kita makita, nakabarong ka pa. Nakabarong, very good. Oh. Usually to may gitara to kung makakanta sa Tuesday Club. Elmer, Godspeed. At magaya, good luck dyan sa iyong bagong position dyan sa Public Information Agency. Kailangan ng tulong dyan. Napaka-importante niyan kasi yan din ang isa sa mga frontline service yan. Paano madadala ang mga iba't ibang mga nangyayari sa iba't ibang bahagi ng bansa na hindi nadadala yan ng kung sino-sino. At saka ito, totoo. Hindi, tsaka yan ang gusto ko kay paring Elmer. Kahit pag nakakasama ko sa Tuesday Club yan, hindi puro batikos. Put your money where your mouth is. Kaysa puro batikos sa pamahalaan, tutulong siya. Ayan. Napaka-importante sa PIA. Kasi ito po yung grassroots na participation. Grassroots. Na ilalabas lahat yung mga nangyayari kasi mahirap naman yung puro negative ang nandi dyan. Ang pinakamagandang panlaban dun sa mga negativism ay parang Joel, alam naman natin to. Talagang wala ka puro bahain mo ng good news. Kasi marami hong nangyayari sa iba't ibang bahagi na ating bayan na magagandang nangyayari. Totoo. It's not as if lahat na lang tayo puro na lang wala, walang nangyayari.
hopeless. Hindi po. Hindi. Marami po sa ating mga kababayan despite everything else. Hindi, tsaka PIA can do a lot of things. Marami. Particularly sa tourism, culture. Yes. Ilabas nila. Other socio-political issues na. Kagaya niyan. Yung mga panahon nito, magmula Abril hanggang Mayo, panahon nito ng mga piyesta, panahon nito ng mga nangyayari, lahat totoo, yan. Totoo. Pwede natin ilabas lahat yan, ano nangyayari dyan sa... nung isang... nung linggo, bigla kami, nagsimba kami, ba, doon sa isang lugar, dito sa malapit sa simbahan din, mayroong malaking parang pasinaya. Okay. Parang... okay. Ba't tinignan namin, galing mga tubong Kalbiga Samar, nagkaroon ng papiesta lahat ng mga residents na nandito sa Manila. Okay. Lahat ng mga galing sa Kalbiga Samar, nagpiesta sila. Okay. O isipin mo yun, nangyayari yan. Ha? Lahat halimbawa, that's paraan nila yan para magsama-sama. Maraming ganyang asosasyon. Sa Amerika lang, marami rin ganun eh. Ang problema lang kung minsan, naghati-hati na lang sila. Pero, Ito town, Kalbiga, Samar ito. Mm-hmm. Yung iba, ganyan din. I'm sure, ganyan din. Marami silang mga samahan dito sa Manila, mm-hmm, tulong-tulong. Mm-hmm. Alam mo yan ang malaking grupuhan natin sa pagkaibahan natin sa ibang mga bansa. Dito sa Asia, lalong-lalo na sa atin, iba yung community-based, family-based na samahan. Nangyayari yan. At yan, malaking bagay, lalo-lalo na pag ikaw nasa ibang bansa. Huwag lang mag-away-away. Kasi kung minsan nag-away-away. Pero maraming ganon. Papiesta ngayon. Oh. Parang Elmer, marami ka nang pwedeng gawin dyan. Busy-busy. At saka, kilala ko to si Elmer. Magaling may eye for a good story. Yes. Kung paano, storyteller to, kung paano i-project yung alimbawa, story. Sa mas madaling maintindihan ang tao. Alimbawa, yung sinasabi mo na magaling sa mag-gitara at lahat. Maraming mga pa-contest ngayon. Malapit na. Kasi patapos na rin ang semester. Alam mo, ang kasamahan lagi talaga niyang ka-jamming niyan ay si Paul De Quiroz? Hindi. Well, kasama na rin yan. Si dating kasama Makati, si Salgado, si Joey. Ah, si Joey. Salgado. Si at saka yung nasirang si Dennis Petalino. Yan ang mga ano eh. Mga, bakit si Dennis ba? Joey Salgado? Yan naman eh. Laging laman ang nandyan sa Pilin Best yan. Hindi na lumalabas ng bahay dahil mainit. Oh. Yung kanyang anak ay malili sa kanya, si Ana Salgado, PR ng Mega Wide. Pero yan, sila mga ano yan. Ibig sabihin, nagja-jump ba si Joey? Lahat sila. Ako nagpapanggap kumanta yan. Mga singer talaga yan. Panahon pa nung nasa Malaya sila, mga singer. Totoo. Now, ayan, you're in a position of ano. Dati naman, corporate VP rin to sa ano eh. Si Elmer. Sa Philip Morris eh. Ngayon, nandyan siya ngayon sa PIA. Napag-uusap. Ito, namimiss na marami natin mga kababayan. Lalo na ngayon na summer at lahat. Yung bang sana next year, baka magkaroon ng pagkakataon bago mag-eleksyon. Baka pwede ninyong gawin to, lalo-lalo na yung mga mahihilig sa biking at lahat. Yung Tour of Luzon, Tour ng Pilipinas, hindi nang nangyari ulit yun. Sayang yun. Dapat kasi that is a hell of a summer event talaga yan. At saka may sports stories, human interest stories, na human interest features, tourism and tourism. May tourism pa yun. Kasi ang dami nilang napupuntahan lugar eh. Suggestion ko nga. Caravan talaga yan eh. Hindi kasi alam mo napalitan itong mga, now controversial, yung mga big bike motorcycle event na ang problema naman, nagiging sanhin ng aksidente. Sanhin ng aksidente at saka dahil time, ang nangyayari kasi, hindi naman daw race. Kung hindi yung... travel rin, tourism. Hindi, may time trial. Finish it under 24 hours. Di siyempre, ratratan sila lahat. Ang hirap In-encourage ko nga si, biker talaga ito at mahilig sa ganyan, si Senator J.B. Hersh ito. He's been doing that. Yun yung kinikwento, kasama niya si Jet Li, yung vlogger. And then, umiikot-ikot sila sa ibang parte ng Pilipinas. Sana maimbita natin si Jet Li, ha? Maayos yun na vlogger.
Well, why not? Let's do that, bro. Kasi I have to admit, pare, magandang bata at very articulate. Very articulate. At saka talaga, ano yan, enthusiastic ta pagdating sa mga sport, lahat. Tawag, pwede natin we'll maimbita si Jet Li. Kung may imbita. Ngayon, inababanggit ho namin ito sapagkat ito yung mga events of summer, eh. Yung mga nangyayari pag summer. Precisely. Sayang. Sana, ito, continuing ito at nangyayari yan. Naging ano na nga yan, eh. Yung mga ano, yung mga Dragon Boat Race. Yung mga nangyari doon. Diba? Sana, si Chairman Dicky Bachman, Chairman, baka naman pwedeng hindi lang volleyball at saka basketball. Baka pwedeng tignan ninyo to. And I suggest, sana nakikinig ang mga kaibigan natin sa Department of Tourism, that this can be part of our annual activities. Yan, yung mga Dragon Boat Race. Windsurfing. Dati, meron nagkukumpir ako niyan dati. Sa, ano ba ito, yung Puerto Azul. Tapos, biyahe doon ng mga tao, vacation. Puerto Azul, Puerto Galera, San Juan, sa La Union. O, Siargao. Naging famous nga ang Siargao para... Baler. Alam mo ba, at one point in time, may nagsabi sa akin, windsurfing, parang Joel. And surfing, Windsurfing. From ano, ha? From Batangas to Calapan. Kaya. Ang hirap. Hindi, kasi minsan talagang expertong. I've tried that before in my younger days. Ano, windsurfing? Kaya, once magaling ka na, mag-guide mo, ginagamit mo naman hangin. Hangin. That hindi na talaga physical strength. It's really strategic technique na. Kung paano mo gagamitin. Pag nag-aaral ka na simula, talagang masakit ang katawan mo dahil pagkasok ng bagsak. Sabay, nakikipag-wrestling ka dun sa rigging. Sa hawak mo. Mahirap talaga. Pero yung mga eksperto, kayang-kaya na nila yan, bro. Malalayo yung biyahe nila. Iyan po yung mga sana ano natin sa ano iyan yung mga ano events of summer, Tour of Luzon or ito ng Pilipinas. Tapos yun, naalala ko isa pa, windsurfing. Kaibigan tayo si ano eh si, basta rodeo. Sa Masbate. Naku, ang ganda rin doon. Maganda rin 'yon. Ayan. Yan, annual na activity annual din yan. Ang kailangan lang, Governor Tony ko, paramihin natin yung mga baka dyan. Kasi, hindi ba, importante yun. Importante. Hindi, marami pa rin. Kasi, ano yan, hindi pa naman natatransform yung mga grazing land doon into real estate. Hindi naman. Pero, ano-ano pa ba yung mga events of summer? Siyempre sa ating mga kabataan, yung mga touching, Holland. Wala na yun, ha? Hindi ko na nakikita yung mga ganun. Iba na ngayon ang ano, eh. Nakatutok na sa computer, lahat, etc. The other thing, for example, meron akong mga pamangkin, mahilig sila, kasi nauso yun, nung panahon namin, wala nun, eh. Indoor rock climbing. Pwede rin yun. But now, pag summer, in other parts of the country, lumalabas sila. Now, they go to the more challenging real rock formations outside. Tapos, ginagawa nilang event talaga na. No, na yung masungi, dati, meron silang ganyan. I hope that will continue. Kasi, meron doon yung web. Web na nandoon ka sa limestone formation, tapos web, lalakarin mo yun. Tapos meron kayong climbing at lahat. Tapos yung sinabi mong biking nga pala, yung Tour of Luzon na sinasabi mo noon, I remember, at naging Tour of the Philippines pa. It is more professional news boys or something. Yes. Ngayon kasi, ang mga biker ngayon, ay talagang yung mga bisikleta, bro, umaabot ng 300,000 pesos pala. And they actually are really good bikers. Malalayo, parang mga mula dito sa Ortigas, umaabot yan ng Tanay, Rizal, Borong, Baras, mga ganyan. Malalayong lugar yan. They like setting those things up. At yung mga off-road biking. Meron din ako mga pamangkin dyan. Again, para sa mga bata to, eh. Kasi naghahanap sila ng mga trail. Deep, ginagawa nila, ano yan, nila dating Mayor Bengoy. Doon sa mga, gumagawa sila ng mga courses sa loob ng gubat. Kasi ayaw nga nila Mayor Bengoy na masira ng, yung environment. Yes. Sige, itong event, bisikleta. At he has motorcycles din, yung dumarating sila Senator GB ron. Pero may truck sila na walay. Pero yung dun sa loob ng ng gubat, gumagawa sila ng trail para sa mga bikers. Off-road bikers. Napaka-strenuous. Talagang nagsisimplangan itong mga bata. Ang daming tao. They really dumadayo sila. Ang kailangan lang doon, siyempre, ay yung safety.
kung paano. Yan, organizers again, are okay. Ang importante dyan, yung organizers proper. Ang maganda naman kasi dito, unlike dun sa sinasabi kong big bike race, yung mga big bike boss Ironman, inandun sila sa mga country roads, sa mga ano, nakakatakot. Oo. May mga tao nakatira doon. Masasagasabo. May asong tatawid. Itong ginagawa nila, Mayor Bengoy, gagawa sila ng course deep into the gubat. Wala naman tao talaga doon. Tapos, may mga gwardiya, may mga marshals, bawal pumasok doon dahil baka masagasaan ka nga ng bisikleta. So, yung ganun ba? May safety naman. I think, pwede naman mag-designate certain areas, pupuntahan nyo talagang. Magiging annual activity. Ang sinasabi lang ho namin, yung annual activity. At saka hindi lang yan. At meron din yung mga, siyempre, Flores de Mayo. Mga ganon. Well, that one will happen naman. Kasi pag Mayo ay panahon ng piyesta. Piyesta yan. Lahat meron yan. At workout. Sana lang ma-organize na mabuti. At saka, mabigyan ng, parang calendar ba? Dito sa area na ito. Halimbawa, ikaw ay taga, nandito ka sa Pasig. Gusto mo manood ng ganon. Go back. Punta kayo sa Angon. Yung ganun, meron ba? Meron sanang ganun na parang calendar of activities, etc. Kasama na dyan, ito another area na nangyayari din during summer, yung concert at the park. Uy. Yan. Meron yan sa Rizal Park o kaya sa Paco. Okay. Yan, yung mga ganyan na nangyayari. Wala na rin yun na even in PTV4 o kaya Channel 13. These are government stations. Baka pwede nyo i-promote itong mga ganito yung concert at the park, dati tsaka travel time. Meron ganun dati. Meron, PTV4 was very active in those activities. Under din ba sa PIA kaya ni ano yun? Hindi. That's a separate organization. But within PTV4, within the PCO, Presidential Communications Office. Baka pwede natin ma-work out it. Alam nyo, kaya namin nababanggit po ito sapagkat walang kalaman-laman ang ating mga kundi puro mga pangayan, puro mga ganito. Wala hong ganun. Dati meron, di ba merong What's on Manila? Yung mga ganun ba para alam mo kung ano yung what's happening on the month of May, the month of June. Parang Joel. Sapagkat, pinagtataka ng mga tao ngayon. Ang layo pa ng 2020, usapan na yung tungkol. May survey na naman, sino yung presidential frontrunners? Commission survey yata ito, hindi ko lang alam. Who the hell cares? Ang layo pa niyan. 2028, pwede ba? Ang pag-usapan natin, pwede na anong gagawin natin sa ngayon at lahat. Kasi kung ang palagi natin pag-uusapan yung tungkol sa papapalit na administrasyon, ito, hindi po wala, yung solusyon natin. Ang solusyon natin ay magkaroon tayo ng isang development agenda na pinagkaisahan natin at lahat, ayusin natin. Yung pinag-uusapan natin tourism kahapon. Turismo sana. Yung tourism, ito. Yung gagawin. Infrastructure, ito. Oh. Walang pagbabago. Itong gagawin natin na trend, system. Ito yan, system. Yung tungkol sa road network, ito yun. Yun ang mga dapat natin pag-usapan. Ito yung tungkol sa rice production natin. Workoutin natin at tatrabahuin natin. Sana ganun ang pag-usapan natin. Bawat lugar merong capability na mag-ayos. Hindi lamang sa pagkain, hindi lamang, kundi pati yung pamumuhay. Kasi nga, quality of life yung pinag-uusapan po natin. Alam mo ba, parang Joel, ito, ewan ko kung wala na ngayon ito Every summer, meron yung Siliman Writers Group. Meron yan. Pupunta sila doon. Workshop. Siliman. At sila Crip Yuson. Siliman University is a very... Tukayo Joel Salud. Nagpupuntahan sila talaga doon. Yung Siliman University in Negros Oriental. Napakagandang campus. Gandang lugar niyan. Negros Oriental by itself is very nice. Dumaguete at lahat ng paka ano niyan. At maganda rin. Nandun sila sa may ano. Lapit sila sa dagat tatanaw. Although there was a controversy there dahil nagkakaroon ng reclamation din. Nagkatalo nga dyan. Ano yan, inupost ni dating DNR Secretary at dating President ng Siliman University, Dr. Angel Alcala. Dati naman kasing environmental secretary yun At saka makakasira. Sa harapan pa naman ng Siliman, makakasira yun. It does not add anything. At yung
finally medyo nabuksan din ang mata ni Mayor Ping Remulyo. Mayor Ping. ni Mayor ng Dumaguete City. Sabi sa kanya, boss, huwag naman dyan. Kung gusto mo mag-reclaim at gusto mo madagdagan ang area ng Dumaguete City kasi congested na dito sa loob, mag-reclaim ka sa kabila, huwag naman yung harapan ng Siliman University. But they did kasi yung part nung downtown town market or something, nagkaroon ng reclamation. Ayusin lang nila. Pero tapos there was a threat nga na sa harap ng university, yun, natigil yata yun. And then sinabihan nga sila at I think this is being done right now by Chairman Alex Lopez of PRA and his General Manager Shador, si Cesar. Okay. Alam mo ba, par? Yan na lang, ito na naman ang problema, General Merville. Yung enforcement ba? Pati si Secretary Benhar Abalos. Yung mga local governments under own, siguro dahil hindi naman napagsasabihan o hindi nila nababasa, they are doing a lot of reclamation na wala sa lugar. Po nyo, okay lang magdagdag kayo ng ano, pero ayusin ho natin, lagay natin sa tama, may proseso po yan. Kasi pag nag-reclaim kayo, maraming apektado eh. Mababago yung kalakaran ninyo sa bayan. Una na lang, pag nag-reclamation kayo, saan pupunta yung mga basura nyo? Number one. Yung tungkol sa sewerage ninyo. Yung tungkol sa mga connection. Ang dami nyo. Road network. Anong gagawin ninyo dyan? Saan kayo magkoconnect? Yung mga ganun eh. Hindi lang basta magtatambak ka tayo ng lupa dyan. Magkakaroon ka ng additional na lupa. Tatayuan mo ng kung ano. Yan, nangyayari yan. At ito rin, itong mga LGUs around the lake, around Laguna. Ako? Laguna, di ba eh? Yan, ang dami dyan. Sinasabi nila, hindi naman reclamation to eh, accretion. Anything like that is reclamation by itself. Kasi hindi ho lupa. Hindi ho pwede yun. Pwede yun. Kailan ayusin po natin. That's a haphazard way of of doing things. Ibang expanding your land. Wag kong ganun. Sa Manggahan Pladwe, ganun ang ginawa nila. Naging makitid na. Naging makitid. Wala na lalabasan ng tubig dyan. Kunwari sa Manggahan Pladwe, sabagay, nagtanong pa ako dati nung panahon ng Manila Water, napansin ko na yun. Paano nangyayari? Nakatira ka dito, dati squatter din siya. Biglang may meron na sa harap niya. Wala bang darating na barangay captain na, excuse me, bawal yan. Hindi, siguro kasi pag binawal mo yan hanggang doon sa dulo, lahat yan tanggal. That would be about dozens of families na kagad. Sino namang hinayupang sa politiko magre-risk nun? Kailangan lang, bakuran na ho ninyan. Baka namang pwedeng ganun na. Okay, dito na. Kumbaga, nagkaroon kayo ng red line. Ito ah, hanggang dito na lang tayo. Tapos na yan. Otherwise, lahat kayo babakbakin namin. Kasi hanggang talagang dun kayo sa shoreline, yung nandun sa ano. Tsaka, bawal ang permanenteng struktura. Yung hollow block at cemento. Kaya nga nagkakaroon ng problema. Kasi dapat may circumferential road around the lake na eh. Yung may mga areas, hindi ka na pwedeng pumasok sa dami. Sa dami ng mga istruktura doon. Paano isa yung circumferential area may nakatera? Dito lang, ang putol na yata eh. Magmula dito sa papuntang Taguig, di ba? Papuntang na dapat ng San Pedro, lahat. May putol na eh. Kaagad. Hindi ka na pwede. Kasi mga tao, mga bahay-bahay na i-establish. Na permanenteng struktura. Permanenteng struktura yun. Tapos may businesses. May talyer, may tindahan, may eatery. Isipin ho ninyo yun yung tungkol sa tubig, tungkol sa sewerage, tungkol sa waste. Ang dami na yan. Pag yan nagbaha, pag yan nag-ulan, siguradong baha lahat yan. Dahil gano'n na nga nangyari, Rumaragasa. Rumaragasa. Admittedly, okay. Nung panahon namin noon, sa Manila Water, binigyan namin sila ng tubig sa tulong na nila mayor. Si Presidente Gloria Ngaso, nakipag-inauguration pa rin eh. But yung linya sa labas, tapos yung tubo, papasok sa loob, may mga metro sila. But that's just water. Yung sewerage, wala na yun. Meanwhile, yung tanker, hindi magkakasya dyan. So, nasaan na? Nandun sa Manggahan Pladwe.
which flows all the way to Laguna, diba? Yeah. And I dare say hanggang ngayon ganun pa rin siguro. Oh. Well, hindi na ayos 'yan, hindi na ayos 'yan. Meron Manila flood control and sewerage system na inaayos dati plano. And the last I passed by nung itong Holy Week, nagmotor ako papunta ron. Bay, parang lalong committed lalo eh. Kulang na lang yung buong Mangahan floodway nila. Wala na. Sarado na. Wala na. Tao na talaga nandun. Ano. Ang dami. Yan ang isang area na dapat magkaroon ng dispersal. Kasi, at saka walang ano dyan ha. Parang Joel, kung natatandaan mo, yung ano, daan, wala ka na. Iikot ka ng iikot. Oh. Hindi mo maintindihan kung saan ka lulugar. Alin, yung pag dadaan ka? Hindi, doon ka sa East Bank at West Bank. No? Pero mula doon sa East at West Bank, may daanan, may yung daanan. Pababa. Oh. Ay, nalakad ko na yun noon, bro. Sabi ko, talagang ibang mundo to. Iba, yung ibang talagang, mundo dyan. Ang daming tao dyan. Oo, daming tao dyan. And lahat sila, they are strong. Kasi nung panahon noon, si Mayor pa noon, si Enteng Yusebi pa yung mayor noon. Lahat yun loyal sa kanya. Hmm. Na, no? At that time, ewan ko lang ngayon. But what I'm saying, they're a potent political force. Kaya hindi sila basta-basta pwedeng paalisin doon. Yan ang kailangan na workoutin natin kung paano natin tatrabahuin niya. At kasama na dyan later on, pag-usapan natin. Transport. Natin. The transport system in these areas, grabe. Ang oras mo natin, alas 9:30 na umaga, dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Karambola sa DWIZ. Dahil ang balita, hindi tumitigil. Dahil ang balita, tuloy-tuloy na nangyayari. Dapat alam mo ang latest kahit ang mga taong nasa likod ng balita. Kaya makibalita kay Senyor Balita! Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Ray Pacheco, live na mapapakinggan sa DWIZ. Panoorin ang live sa Aliw 23 at naka-live din sa DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Kaya mga senyorito at mga senyorita, mga senyor, mga senyora, makibalita na kay Senyor Balita! Monday to Friday, alas 3 ng hapon. Bahagi pa rin ng DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Ano ang flavor ng bubble gum na paborito mo? Mint? Tropical Twist? O yung nagkukulay sa dila? Well, alam naman natin na ang bubble gum ay nakakatulong din para sa iyong bad breath. Pero, naniniwala ka bang nakakatalino daw ang bubble gum? Tara, let's prove it! Ayon sa web.colby.edu, napag-alaman na ang chewing gum ay nakakaapekto sa pag-aaral para mas ma-recall ang mga mahalagang impormasyon at makakatulong din ito para gawing gising ang diwa. Dagdag pa sa NIH.gov, ng pagnguya ng chewing gum ay nagpapataas ng alertness level sa absence ng cognitive performance tasks. Kaya naman sa mga estudyante dyan, isama nyo na sa inyong pagre-review ang bubble gum para mas maalala ninyo ang topics na inaral ninyo. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa Nag-iisip ka ba ng mga pwedeng pagkakitaan? Kung ikaw ay isang sari-sari store owner, subukan ang pagiging GCash Pera Outlet. Ang pagkita ng pera, pasimple natin sa Racket! Hindi na bago sa atin ang pagkakaroon ng cashless transactions. Ngunit minsan, kinakailangan pa natin umalis para lang makapag-cash in o cash out. Kaya kapag naging GCash Pera Outlet ka, bukod sa mas dadami ang iyong mga suki, maaari pang mag-grow ang iyong business dahil sa ekstrang kita na hanggang 10,000 pesos. Kumbaga, magiging one-stop shop ang iyong tindahan dahil pwede magpa-load, magbayad ng bills, o kahit anong transaction na pwede sa GCash. Madali lang ang proseso para maging isang pera outlet. Buksan lamang ang iyong GCash app at mag-submit ng business registration sa GCash PO at hintayin ma-approve ang application. Once na ma-approve,
Get ready dahil tila magiging best friend mo na si GCash dahil sa almost everyday transactions. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing! Narito ang isang programang magbibigay ng tamang gabay sa pagninegosyo. Pakinggan at panoorin ang mga ekspertong magiging guest dito. Isang show para sa negosyo. D-W-I-Z Negosyo. Kasama sina Lito Gagni at Jerry Urbina. Pakinggan ng live sa DWIZ. Panoorin ng live sa Aliu 23. At i-follow sa lahat ng digital channels ng DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News App. Huwag munang magplano. Huwag munang sasabak. Huwag munang papasok sa negosyo nang hindi napapanood ang show na Negosyo. DWIZ Balita ngayon! Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita. Matinding sinapit ng 17-taong gulang na babaeng atleta sa taekwondo sparring session, planong paimbestigahan sa Senado. Detalye ng balitang iyan ihahatid ni Patrol 19, Celia Ortega Bueno. Plano pa imbisigahan sa Senado ni Senate Committee on Sports at Chairman Senator Christopher Bongo ang hindi makataong sinapit ng isang 17-year-old na babaeng atleta sa naganap na sparring session sa isang taekwondo class noong nakalipas na buwan ng Pebrero. Iginiit ni Senator Go na hindi bahagi ng larong pampalakasan ang anumang uri ng karahasan. Inilaban ang kawawang atleta sa isang black belter na halos doble ang timbang sa biktima dahilan upang magtamo ito ng mga sugat at pinsala sa katawan. Dismayado Senator Go na kanya makita ang video sa nangyaring sparring. Hindi anya ginawang sports upang makapanakit o makapatay ng tao. Responsibilidad anya ng trainer at coach na alalayan ng mga atleta kapag nagtitraining. Naniniwala ang senador na hindi lang ito usapin ng mismatch kung hindi usapin din ang posibleng violation ng karapatan ng isang minor de edad. Dahil dito, pinuri ni Senator Go ang mga pulis sa pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act No. 7610 o yung Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation at Discrimination Act laban sa coach at ka-sparring ng biktima. Kung may sasagawang imbestigasyon, nais na pag-aralan ni Senator Go kung anong batas ang nararapat upang maiwasan na maulit sa hinaharap tulad ng pagpapataw ng mas mabigat na parusa para maiwasan ang ganitong insidente. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, social pension para sa mga indigent senior citizens pinaigting ng DSWD. Detalye ng balita ihahatid ni Patrol 30, Jelly Mendez. Mas pinaigting ng Department of Social Welfare and Development ang social pension para sa mga indigent senior citizens. Ito'y upang matiyak na mapapabuti ang kapakanan ng mga benepisyaryo ng naturang programa tungo sa maayos na pamumuhay. Sa tulong ng programa na ibibigay ang pangailangan ng mga senior citizens, partikular na ang pagkain at ang gamot. Matatandaan na mula sa 500 piso na buwan ng pensyon ng mga benepisyaryo, itinas na ito sa 1,000 piso batay na rin sa mandato ng Republic Act No. 11916 na nagbibigay ng 100% pagtaas sa buwan ng pensyon ng mga senior citizens. Sa kabuuang bilang, mahigit 4 na milyong indigent senior citizens na ang nakatatanggap ng social pension sa ilalim ng programa ng DSWD. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa karagdagang impormasyon at mas marami pang mga balita, bisitahin kami sa aming website www.dwiz882am.com at sundan ang aming X account at Facebook page, DWIZ. Ako po si Laika Cuevas. DWIZ Balita ngayon!
Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fujidenzo, quality above all. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances, that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Oras sa Pilipinas, 9:39 ng umaga. That time check was brought to you by Whirlpool Home Appliances, that make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products, to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool, sensing what matters today. Making your world a little easier. Whirlpool. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambo sa DWIZ. Karambola. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin, paring Joel Laksamana. Good morning, paring Joel. Good morning, sir. Good morning, good morning. Itong tungkol dito sa binalita kanina ni Laika, tungkol dito sa taekwondo na nangyari. Alam mo well, ko eh. Yeah, okay. Okay, actually, pamilya na. Naimbestigan na to. Yeah. Look, kasi sa mga taga-subaybay, ako'y isa ako sa officialist ng Philippine Taekwondo Association. Now, bumungan sa amin yung balita niyan last week pa, nung bago pa mag-Holy Week. Now, pinanood ko po yung video. At kilala ko po, by the way, ang regional management dyan sa Bulacan. Actually, pulisyan, si Colonel Dauphin Punsalan, very upright officer at maganda ang pamamalakad niya sa Bulacan, mga eskwela dyan and all that. So, taekwondo talaga siya. At pati yung kanyang instructor dyan, si pangalan to, Martin Negs. Negs, maitim siya. Si Martin Negs, may kutuan. Di siya mga okay na ano to, mga coach, instructor o sabumnim ang tawag nila. Now, ang nangyari, napanood ko yung video. Nagte-training sila kasi lalo na dyan sa Bulacan. Meron silang tie-up yung Philippine Taekwondo Association at saka DepEd. Yung DepEd, Department of Education. So, para sa mga eskwelahan, ang Jesus is Lord Foundation School, kasali dyan sa tournament na yan. Parang, citywide para sa buong Bulacan at sa region. May kasama pang Bulacan at Pampanga. Now, pag DepEd kasi, matitindi ang competition dyan. Kasi these are public schools and private schools at you know how it is. Lalo sa public schools, matitigas ang mga bata dyan. Now, pag nilalaro mo dyan, you train them well. Now, normal na pinapa-spar ang colored belt, yellow, blue belt, sa black belt. Dahil para matuto ng mga gandang technique at tumibay. Mm. That's very natural kahit anong panahon ko, nung kabataan ko. But, yung black belt na nakikipag-spar sa yellow belt. Hinay-hinay ka lang. Oh. Hindi mo talaga ino-all out. Dahil syempre, yellow belt lang yan. Wala pa yun. Wala. But now, at the same, so that's what was going on there. Napapanood ko sa video. Now, pinanood ko, ito, yung aking professional assessment ginagawa ko. Yung batang babae, actually, magaling na siya, marunong na siya. I mean, she could take care of herself. Ibig sabihin, yellow belt to, pero yellow belt dun sa eskwela ng Jesus is Lord Foundation as well as other public schools, ganyan. May skills na siya. Hindi siya aanga-anga na yellow belt. That's one. Two, the black belt wasn't, hindi siya bumibitaw ng matitinding sipa. Hindi, yung mga nasa online na ginugulpin niya yung bata, hindi totoo yun. Pinipitik-pitik lang niya para matutong sumalag, matutong magdepensa, matutong mag-counter. Now, admittedly, siyempre, while you're pinipitik-pitik mo, pinipressure mo siya para matuto siya na sa laban, lalo na pag nasa DepEd labanan na tayo, abay, ready ka. Oh. Yung kahit na umaatras ka, dumidepensa pa rin. Kasi electronic na ngayon, may iskoran ka pag ganyan. Electronic na po, computerized na ang labanan dyan. So, hindi na gaya nung panahon namin na gulpihan talaga. Oh. Pinipitik yung points. Now, ang nangyari dito, nakikita ko, hindi niya tinotodohan talaga. Now, there was one point, nadulas yung bata, eksakto na groundhouse yung black belt.
sa pool daw. This is a contact sport po. Hindi po to piko, hindi to basketball, hindi to badminton. Nung nadulas, roundhouse, diretso sa ilong. Mabigat. Basag talaga ang ilong mo. Mabigat yun. Padulas, salubong yung paa at muka, talo talaga ang muka. So, ganun na nangyari. Now, yung mga istorya, haka-haka na ginugulpe mga bata, binubuli, that's not true. Ganyan po ang training talaga. Pagka lalo na nagte-training kayo para sa isang DepEd competition, nag-i-sparring po, ulitin ko, colored belts with the black belts, kasama po yan, pero hindi dapat tinutodo ng black belt. Now, kaya naging, ano to, malaking controversy. Sensational. Nagpa-interview ngayon yung babae at yung bata na meron silang side story na nililigawan daw ng coach yung bata, hindi pinapansin dahil sa ganon, at may dumating daw na boyfriend or whatever, nagregalo sa kanya, dinala doon sa training, nagselos yung coach, pinagulpi daw sa bata. Yun ang side story. Under investigation mo yan. May nag-statement na po yung Philippine Taekwondo Association plus sila Colonel Punsalan dyan sa Bulacan RMC, Regional Management, and that's ongoing investigation kung ano ang punot dulo niyan. But insofar as the actual sparring, I think that's cut and dried. Hindi po illegal yung nangyari doon. Now, kung may nangyari talagang... other than that. Ay, yun eh, mali talaga yun because person of authority ka eh. Scholar yung bata. Tapos, unang-una, bawal manligaw ang isang teacher o coach sa isang bata. Lalo na in the first place. Kasi personal authority ka eh. Ano, pag hindi mo ako sinagot, tanggal ang scholarship mo. So, kaya pag-google kita, bawal talaga po yun. Yun ang iniimbestigahan. May sexual ano yun. So, yun talaga ang pinakakaso rito. Pero yung sparring po, wala po yun. Maniwala pa kayo sa... It's the side story that is... And I do believe, yun din ang sinabi sa akin ni Colonel Punsalan at saka nung coach. That was what they were doing now. Yun ang ginagawang investigasyon ngayon. Now, si Senator Joel Villanueva, eh siyempre, yung sila, ang may-ari nung yung tatay niya, yung Jesus is Lord Foundation Network of Schools. Natural lang na very concerned sila. Dapat so, yan lang. Po ang pinaka-story. Actually, ayokong pag-usapan, pero yun I've been getting calls na ganyan eh, but ang akin kasi pag ganyan, pag masyado mong kinokomentan, akala ng mga tao, maging totoo na. Well, para lang maliwanag. Ganun po ang yung binabang tungkol sa ligawan, a side story. Side story. I mean, we really don't know if that's true or not. Which is, that is why it's under alam mo, sa panahon ng TikTok at social media, minsan yung mga ganyan eh. Mabuti na mag-imbestiga yan, kapulisan. May legal na yata. May nagfa-file sila ng case. Pumasok na yung kapulisan, may investigasyon. So, antayin na lang po natin yung resulta ng investigasyon. Yung resulta ron. Mismatch, or obvious na mismatch, ay talaga pong mismatch. Pero again, explain ko sa inyo, para gumaling ang bata, ilalaban mo sa DepEd, pinag-i-sparring talaga color belt sa black belts. But, yung black belt, bawal po na bigatan yung kanyang mga technique dun sa mga bata. Bawal yun. It's really training lang talaga. Nagkataon lang, nadulas, tinamaan, taekwondo po to, hindi po to piko, nangyayari po yan. Yeah. Yun lang po yun. Oh. Hey, I hope that will subside itong storya na ito at lahat. Kasi ang daming tsaka ang daming sumasaw-saw sa social media. May nakita pa ako isa dun babaeng karatista o Shotokan black belt. Hinahamon ko yung coach na yan. Ano po mapapala natin doon? Walang armor. Mag-sparring kami para makita niya lumalaban siya sa mga babaeng walang kalaban. Wag na. Sana liliwanag. Kainit ang panahon. Konting lamig. Sana liliwanag. I hope liliwanag ito sa gagawin nilang investigasyon dyan sa Senado. Kasi masyado na maraming na-investiga dyan sa Senado. Na naman tayo. Alam ko, meron silang West Philippines na investigasyon. Meron pang ganon. Meron pa yung tungkol dun sa Kongreso naman. Yun naman tungkol sa RFID. Ay nako. Pwede ba? Medyo pag-isipan natin na mabuti kung ano yung mga iniimbestiga natin para hindi na tayo sabi nga nila WOT. Meron din sana ang gusto i-bring up. Pinag-usapan natin yun nga si General Marbel. Marbel. Siya na ngayon ng PNP Chief. And he's pinagpapatuloy niya yung mga magandang nasimula ni General Acorda. Dahil let's face it, the past couple of even years nagkaroon ng konting bahid, cloud sa PNP, sa mga ninja cops and all that. Now,
ang ginagawa nila General Acordano at pinagpapatuloy ni General Marbil na magkaroon ng age of transformation. Yes. Ang reputasyon ng kapulisan natin ay di ba mapabuti sa mga mata ng mga tao. Yes. Na dahil ba nagkaroon ng panahon ng tukhang noong panahon ng the years nung dating administration. Drug war. Kaya ako binabanggit to dahil ito yung mga kaibigan din natin to, yung finally, nandito na si ano, yung author na si Patricia Evangelista. Oh. Mag-book signing siya at launch sa April 14. Yan yung 2 to 5 p.m. sa fully booked Bonifacio High Street tungkol sa libro niyang Some People Need Killing. Na ngayon nasa New York New York Times best-selling list, ganun. At ito, marami ang mga kaibigan na mga, alam mo, marami ang kaibigan na nasa iba rin ang kakulayan sa politika. Okay lang yun, that's not a problem. And alam ko na mangyayari dito sa event na to. This will be an age of protest, event of protest and singing. Kasi and yung, ano, yung libro na yan, it chronicles from the point of view of Patricia. Yeah. Now, what here's happened the thing. During the let's face it. Patricia is a great writer. Yes. Not a very good journalist, but a great storyteller. Journalist and a storyteller. She never makes, and she admits it naman. I'm not here to get all the points of view. I mean, I tried to interview some cops, I tried to interview some informers, and I interviewed a ton of victims. So, yes. Ayun na yung kanyang labanan. Doon siya nanggagaling. Okay lang yun. Now, but the thing is, and I've seen her at work even in the past, while I respect her work, I don't respect the output. And I even the book, I've seen portions of it. Di ba? Yung mga, madalas yung mga interviewan na ibebait mo yung and let's face it, some of these cops, kaibigan ko, mga kapulisan, they're law enforcers. These are no nonsense. Eh, pag hindi articulate itong mga to, pag tinanong mo tungkol sa, di ano nangyari, diniskartihan na namin. Yung diskartihan na namin, huwag mo na i-translate yan na kung ano-ano, di ba? But yung iba kasi, tinatranslate nila sa other ways. Eh. At iba magsalita ang police. Oh. Talagang ganyan. So, having said that, the police can defend themselves. So, ang akin lang dito sana I would rather some of my friends, especially, I have some pretty articulate general friends, but hindi naman pupunta yun dito. Sana pumunta sila and then, ilagay din sila sa microphone to explain this point is how ito talaga nangyari yung ganung kase. Oh. They may be booed or jeered, pero at least nandiyan, these are professional guys and kaya nila depensa na sarili nila. Ang punto ko lang siguro so long na demonize ang men in uniform. Wag masyadong i-hype. Yeah, yung hype ang nagkakaproblema dyan. I know of a lot of young police officers, mga graduate ng PNP. Si kaibigan kong kabrad ko, si General Faji, Bong Fajardo, yung dalawang anak niya tumuloy na nag-police na. Hindi naman niya in-encourage, pero that's the way it is. Na, At sila yung mga young officers ngayon na minsan tinanong ko isa yung panganay, I forget his name. I know that your father had a sterling career and all that, pero wouldn't you have rather done something else? Alam kong hindi perpekto ang mundo at ang institusyon na to. I want to effect change within. Pantakin mo this. May ganun. Actually, karamihan. And where are these people? These are people are not in this book. Some People Need Killing. They will never be in this book. And I'm hope that there will be a book or books written about them. Actually, because these are the ones, ang future ng PNP, ng ating kapulisan. Actually, yun ang sana isa sa mga pwedeng gawin. Know what I'm saying, di ba? Na General Marbil, as they go through this transformation program, transition, etc. I hope there will be a chronicle as well of kasi what is happening in the dati, police force. Let's face it, dati ako partial ako kasi nag-cover ako nung panahon nila President Ramos, nung general pa siya. Tapos kasama niya si General Caluy, San Andres. Ito, napaka-articulate naman itong mga hinayupak na to. But what I'm saying, makikipag-Shakespearean sa'yo yan. They are easily able to defend themselves. Yung ating mga si kapulisan Ramos at times. One good example. No. Saka, President Ramos. Oo. Kayang-kayang. General Davila. Yung bang kayang-kayang magsalita. Tapos si General Caluy. Yung bang, Exemplars. Minsan itong mga parang
Pinapapaktong sila ano dito dito sa mga demonized na demonized. Mm. And this is what's going to happening again on April 14 na April 14. I may be going here dahil may invitation ako eh. Oh. But here's the thing, pag dumating ako dito sometimes sa mga ganyan ganito. Mm. Para ka nasa dagat na pag nagsalita ka ng something biglang lahat eh masama ang tingin sa iyo. Baka hindi ka baka bawiin yung beer na hawak-hawak mo, di ba? Yung ganun ba? But ang akin lang sana balansehin. I mean countless times dito sa librong to there are excerpts na may interbihing ilang pulisan pagkatapos grabe yung pagkaka edit reinterpret lalo na kapag in the vernacular na sinabing ganito ito. And again, I can understand. I mean, Patricia Style is really like that. Walang kaso yun, bro. Marami yung kilalang ganyan, di ba? Parang silang... Magaling storyteller nga eh. Storyteller nga. Saludo nga ako eh. But as a journalist, forget it, you know? Yeah. I mean, that's not the way. You know? Hindi ganyan. I would rather sana, kaya mas gusto ko pa nga si, ano eh, a guy like Eric Mati, for example, director na ano. He would put something together. Oh, masama in the bad light yung police, pero ipapakita bakit ganun. Bakit ganito? At ano yung sitwasyon? So you're not talking about our other friend, Philip Lustre, ha? I was about to say that. Huwag na rin yan. Yes, Philip, well, iba. Again, Philip, another point of view. Okay lang. Wala naman. Sila na lang ni Bobby Tiglaw magtagisan. Ayoko na makisali doon. Nagtatagisan anyway, nga sila yeah. I just wanted to point that out kasi pinag-usapan natin ngayon. Yung the road ahead para kay General Marvil na sinimula ni General Acorda. Importante yun. Now, again, it is not a perfect institution. It is not. It will always be a challenge. But the thing is, sinasabi ko, ang daming mga galing na men in uniform, at especially younger generation, yes. Nobody's telling their story. Sayang sana. And these are young, articulate, visionary guys. Mo, pero alam mo, may lumalabas din nito, and I'm talking not about the police. Mm. Sayang nga eh, kasi the police, they have their own stories to tell eh. Mm. Yung stories of, yun nga, yung binanggit natin kahapon, parang Joel, yung tungkol nga dun sa pinapagalitan na police, yung pala, namatay sa... Gaya nun. Oh. Now, who will now tell his story? Sino magte-tell ng story niya? Tinawag mo ng duwag at tuhod. Yung pala, kaya siya hindi makapagsalita. May ginagawa silang trabaho. Diba? Oh, trabaho. Ay, namatay tuloy. Walang nakapag-explika. Pero alam mo, may mga may nakikita ako ngayon and I hope this will be continuing. Mayroon mga nagbla-blog tungkol sa military naman ito, sa armed forces kasi. Okay. Demonized din ang armed forces. Demonized. Pagdating si human rights, lahat, etc. Pero may mga the hero of Lamitan, the hero of ganito sa sa Marawi at lahat. Nakita ko doon yung gagaya nung sina Colonel Kerwin, yung si Ariel, and of course si Colonel Ginulbay. Tapos yung mga hero of Marawi, yung isang sarhento at saka isang na kapitan na despite everything kinuha pa niya yung kanilang kasama. At bumabaril siya habang dala-dala niya yung kanilang kasama. Yung mga ganong klase. So, there are stories and stories to tell. And I hope the leadership of the armed forces and the Philippine National Police will come out with some accounts. Importante yun eh. Ako, meron siyang kaibigan, yung dating retired na siya. Recently retired, 2 years na. Si dating commander ng Marines, commandant ng Marines, si General Alvin Pareño. O yun. Na muntik-muntik ka na maging customs chief. Okay. But now, nandun siya sa Bangko Sentral. Siya ang head ng security ron. But yun, I remember nung nandun sa Marines, si commandant na siya, si General Alvin. Noon. Tapos gera at height ng war sa Marawi and we had to get together sa isang bahay ng kaibigan. Ibang he had aged at tinanong ko, kamusta ka bro? Alam mo, talagang gabi-gabi hindi siya makatulog because siyempre, he is sending people to the ibang diba? In harm's way na tunay na harm's way. Way yun, totoo. Hindi naman pwedeng laging siyang nandun because the commandant cannot be there. He's managing the whole organization. But
yung talagang in touch siya sa mga pamilya, yeah, sa mga asawa, yeah, sa mga anak. Yeah, yeah. Because these are men of talagang, mm, yung mga attend doon sa book signing sa April 14, hindi nyo alam to, ito yung sila, talagang nagdurugo ang puso nila. They, but at the same time, they have to do a job. Mm. They have to be strategic. They have to be at a distance. Pero they bleed for their men. Yes, they bleed for the families of their men. Hindi nila iniiwanan. Ang alam nyo lagi, of course, there are bad scalawags, there are bad eggs and all that. But sana naman isulat by natin. And large, so, by and isulat large, natin itong story yan, itong mga magigiting na I hope, men in uniform natin. Gayan, si General Browner, the current Chief of Staff of the Armed Forces. I hope he will tell his story because he was there in the heat of battle. Ito, yan ang sinasabi palagi dyan, mga paring, it's sometimes, if you are not in the arena, ang dami mo mga nababanggit. But men in the arena are the men who can tell their stories Iba pero yun. Yung story ni General Browner sa akin hindi matatapos hanggat tapusin yung story nung sino yung court martial ngayon? Si Durante. Oh, kasi yun si General Browner, he was not going to brook any violation of the honor code there. Again, yan yung parang sinasabi kong person of authority, ginamit mo yung autoridad mo para sa krimen. Sa iba, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. And that's what I like about that. No? Kaya marami pong ganun na istorya. Balansihin lang ho natin pagtingin natin kasi. And then this is also a challenge to the leadership of both the police and the armed forces kasi napaka-importante your side of the story, what happens in the battlefield, what happens in the streets while you are patrolling or doing. Kailangan na importante may paliwanag. Malaman ng ating mga kababayan. At alam din naman po nila yan, hindi lang sila artikulado, hindi lang nila nababanggit. Oo. Pero panahon na para magkaroon ng ganyan na pag-uusap. Tama. Oo. Okay. On that note, kami po ay magpapasalamat sa pakikiantabay po ninyo dito sa ating programang Karambola. Sa ngalan po ni Paring Conrad Banal, ni Paring Hopefully, John. Magaling na bukas. Ito po yung kaibigan Jonathan De La Cruz nagsasabing hanggang bukas po dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Huwag ko kayong alis sapagkat susunod na ang programang Ronda Pilipinas kasama si Drew Nasino. Karambola, karambola, uy umaga.